Yun, magandang araw mga paps, no? Pag-usapan lang natin yung about sa overseer. Nakakuha ko na kasi yung sa akin. Bale, 1 week na. Nagagamit ko yung motor ko. Nabili ko yung motor ko ng March 19. Na-acquire ko siya March 19. Pero nakakuha ko lang yung overseer ko ng April 22. Tagal, no? Mga 1 month din yun. Ang sabi ng kasa, 7 to 21 days talaga . Yung working days, hindi siya yung days lang, working days. Bali, hindi kasama yung mga holiday, saka weekend, Saturday, Sunday. Yun nga. Dahil may holiday din, tumagal-tagal din siya. Pero paps, ilan nga ba talaga dapat yung processing days ng ORCR natin? Ito kasi yun. Ayon sa LTO, dapat mga 7 to 11 days lang yan total number of processing days. Kasama na yun. Mula yan sa araw ng pagbili. Tapos yung pag-release ng ORCR saka plate natin. Sa 7 to 11 days na yan, merong 5 steps na binigay yung LTO. Bale, yun yan. Step 1 yan. Yung unang araw ng pagbili ng motor natin, whether cash o kaya loan or installment. Tapos yung step 2 niyan sa dealer na yan, i-process na yung requirements. Naabuti ng 2 to 3 days, binibigyan ng LTO yan, 2 to 3 days. Step 3 niyan, yung dealer pupunta na ng LTO yan, ipaprocess na yung sales reporting sa kanya, mag-initial registration na. 1 to 2 days naman yun. Yung LTO naman sa step 4, i-register na yung motor vehicles mo, yung mga motor natin. Tapos yung 2 to 3 days yun, kailangan ma-release na yung CR, ORCR sa plate number. Step 5 nun, kailangan ma-inform ng dealer, yung customer na may ORCR. Na yun nga, yun, makikita nyo nag-text na yung mismong site sa akin noong April 22. Download ko na rin kaagad. Under sa memorandum ng LTO, non-compliance yan. Pwedeng magmulta yung kasa ng 20,000 to 50,000. Pwede rin masuspinde, tapos cancellation ng certification nila. So, pag sobrang tagal na nang wala yung ORCR nyo, pwede na kayong mag-complain sa DTI niyan actually. Ang mali ko sa akin dapat nag-self-registration na lang ako Actually, cash ko naman siya binili. Sipin mo yung sa step 4 na ito, kung titignan nyo, 2 to 3 days lang yung aabuti ng registration Kung kompleto naman yung requirements. Pwede nyong gawin yun. Actually, hanapin lang yung mga requirements sa kasa kung cash yun naman binili. Like, PNP clearance. Yung sales invoice, kailangan meron yan. Certificate of stock report. Tapos yung pag meron na kayo nun, pag nagpunta na kayo ng LTO mismo, kuha lang kayo ng meron dun, TPL insurance. Ayun na yun. Pag complete requirements, pagpasa nyo dun, 1 to 2 days lang yun. Meron na kayong ORCR. Ayun na nga mga paps. 7 to 11 days nga lang. Ayan, pag-usapan na natin. So, sa mga kukuha ng motor, either cash or installment. So, dapat, alam nyo na yan. Huwag kayong papayag na tumagal na masyado. Isipin mo, nasa bahay nyo lang yung nakatingil lang yung motor nyo. Diba? Nahihirap naman din ilabas na walang papel yun. Nakakasalan lo, pero pag nahuli, mas masakit sa ulo yun. Mga paps, palike and subscribe na lang kung okay yung video. Salamat!